motor. Mga utol, ito na yung Lit 160 natin. I-review na natin siya, yung performance niya, kasi nagamit na natin siya. Nag-rides tayo ng from Santiago to Baler, Aurora. So, dinaanan natin is maraming rekta, maraming din zigzag, maraming bundok, then marami ring daan na matagtag. So, nakita natin yung performance niya sa rides niya, sa makina niya, riding position niya, comfort rides niya. So, lahat halos nakita na natin compare kay Yamaha Aerox na direct competitor niya. So, i-review na natin, mga bossing, ano, sa mga nagbabalak bumili ng mga Click 160. So, una natin pag-uusapan is ang suspension niya. So, yung suspension niya, medyo malikot, medyo matagtag pagdating sa mga bumpy, lalo na pag lumiliko ka. So, mararamdaman mo, hindi siya gano'ng stable pag nililiko mo siya. Maliit yung wheelbase niya kumpara kay Yamaha Aerox. So, pag mas maliit ang wheelbase, medyo mas matagtag siya. Based sa experience ko. Then, isa lang ang suspension niya sa likod. Kay Yamaha Aerox, dalawa. So, parang mas stable si Yamaha Aerox. Then, yung gulong niya maliit. So, nakaka-apekto din yung maliit na gulong sa comfort ng ride. So, yung gulong niya, parang pangharap lang to ni Yamaha Aerox. Mas malaki ang gulong ni Yamaha Aerox sa likod. Pero ang advantage naman nito sa city driving mo. Ang dali niyang gamitin pag city driving. Pagdating sa long rides, sa mga bakbakan, sa mga banking, mas lamang sa kanya si Yamaha Aerox. Pag-uusapan naman natin is yung power ng makina niya. Yung power delivery niya, yung transmission niya. Compare natin kay Yamaha Aerox, stock ng Aerox, and stock ng Click 160. So, pagdating sa makina, mas malakas si Click 160. Mas malakas siya mag-top speed, mas smooth ang transmission niya. Less vibration siya. Pag pinarekta mo siya, smooth na smooth. 4 valves na rin pala to. Parehas na parehas sila ng setup kay Aerox. Pareho silang 4 valves. Kaso, 160cc to. Si Aerox is 155. So, konti lang naman yung difference nila. So, ang verdict natin pagdating sa makina, mas maganda ang power nito. Yung last natin pag-uusapan is yung riding position. Ang riding position ni Click 160 is, ayan, normal seat ko yan. Medyo malapit siya. Medyo tatama na siya. Tapos, pagdating sa mga liko-liko, medyo alanganin siya. Kasi maliit siya. Kay Yamaha Aerox kasi, medyo malayo siya rito. So, pag sa long rides, talagang medyo ngawit ka rito. Medyo matagtag. Ang riding concept ni Click 160 is pang city driving. Based on my experience. Kay Yamaha Aerox kasi, maganda yung position mo. Pag nag-rides kayo, hindi siya matagtag. Maganda yung body position mo. Hindi siya masikip. So, ayun lang. So far, si Click 160 is napakagandang motor. So, suggest ko si Click 160 is more on city driving. Sobrang liksi niya, sobrang gaan. Yung riding position niya is from short distance. Ang advantage ni Aerox is more stable. So, mas maganda siya pang touring, komportable. All in all, pareho silang maganda, may kanya-kanya silang strength. In short, si Click 160 is for city driving. Si Aerox is for long distance and for racing. In disclaimer, opinion lang po namin to. So, maraming salamat po sa inyo, mga bossing, mga utol ko dyan. Isang boss J ulit.